Saan ba, sir, banda may pinakamalakas na lilo? Dito, sir, sa parte nito, mga lilo na to. Sa mga gilid, hanggang dun sa kabila, yun yung ano, pag umano ka ng parte doon sa gitna, yun ang malalakas yung ano. Pag halimbawa kung hinigop ka ng lilo, saan ka mapupunta? Paikot-ikot ka, sir, mapupunta ka ng Masbate. Sir, oo, mapupunta ka ng Masbate. Yan. So dito, pag sinabi nga pala nating matnog, ang unang pumapasok sa ating mga isipan ay yung mga ro-ro vessel, yung daungan, yung madalas na pagka-stranded ng mga pasahero kung halimbawang may sama ng panahon. Pero dito, ang hindi alam ng karamihan, lalong-lalo na yung mga nagpa-pastro lang dito sa bahaging eto ng Sorsogon, ay yung ganitong ganda na ilang kilometro lang yung layo mula dito sa sentro netong bayan. Grabe. So, mula doon sa unahan, kung saan yung bahagi ng Sorsogon na nakaharap sa Philippine Sea hanggang dito sa tagong bahaging ito ng probinsya, eh ganitong buhangin o ganitong baybayin yung madadaanan natin. Medyo mabato na may halong puting pinong buhangin at yung tubig na humahampas dito o yung alon na humahampas dito, tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Kita nyo naman, maganda yung panahon, kabaliktaran sa panahon na nararanasan natin dun sa timog na bahagi ng Eastern Visayas at dun sa Mindanao. Kaya yun, sulitin natin yung ganitong klase ng panahon at puntahan natin yung mga hindi gaanong napupunta na lugar, lalong-lalo na ng mga turista. So tara, let's go! At matapos ang mayigit sa 15 minutes na travel mula doon sa sentro itong bayan ng Matnog, ay narating na rin po natin itong Barangay Kulasi, kung saan tayo sasakay ng bangka papunta doon sa mga islang na tatanaw natin kanina. So, iwanan po muna natin dito itong ating sasakyan kasi ilang metro lang mula dito sa kanilang ginagawang kalsada, makikita na natin itong napakagandang baybayon. Yun, no? Tamang-tama at inihahanda na nila yung bangka na sasakyan natin papunta doon sa kabila na itong Matnog. Yun. So, nakita nyo dito, itong mga may kalakihang mga bangka na nakadaong ngayon at dito sa kabila. Yun. So, karamihan sa mga residente na nakatira dito sa Barangay Kulasi ay dito sa pangingisda umaasa. Buti na lang umaraw kasi kanina medyo masama yung panahon. Paano yan, sir? Kung halimbawang maabutan tayo ng masamang panahon sa gitna ng dagat, ano yun? Delikado ba? Hindi naman. Ano yung first name mo, sir? Richard. Richard? Darwin. Darwin. Ayan, so sila po yung magiging bangkero natin papunta doon sa mga islang bibisitahin natin malapit dito sa Matnog. So mula dito sa Barangay Kulasi, dadaan muna tayo doon sa Kalintaan Island kasi doon na tayo magdadagdag ng gasolina. So dito nga pala, pansin natin yung kanilang tubig dagat na humahampas dito sa baybayin ay sobrang linaw. Tingnan nyo naman, oh. Grabe. Malakristal. Para sa kanila, pangkaraniwan lang yung ganitong tanawin. Pero para sa atin na bibihira lang mapadpad sa mga ganitong lugar, eh mala tourist attraction na yung ganitong ganda ng tubig. Parang gusto nating magtampisaw o mag-swimming sa ganito kalinaw na tubig. So nandito na po tayo sa pagitan netong mainland Luzon at netong Kalintaan Island.
So dito makikita po natin yung medyo magulong alon o medyo magulong agos ng tubig na nagmumula dito banda at dito. So dahil nga sa dito nagsasalubong yung tubig dagat o yung agos ng tubig dagat, kaya mapapansin po natin parang mayroong whirlpool. Grabe, nakita nyo naman kung gaano kalakas yung lilo na nadaanan natin papunta dito sa bahaging ito ng Kalintaan Island. Yun, so first time kong nakakita ng ganong klase ng pangyayari dito sa dagat, kaya naman napahinto kami dito sa bahaging ito ng Kalintaan para pagmasdan at obserbahan itong galaw ng dagat. So dito nga pala kaya nagkakaroon ng ganun kalakas na lilo eh dahil sa dito natitipon o dito na imbudo yung agos na nagmumula dito sa San Bernardino Strait papunta dito sa Naranjo Pass. So ito po yung mga kilalang bahagi ng tubig dagat na malakas yung agos. Yung San Bernardino Strait kasi doon nagtatagpo yung magkabilang agos ng dagat dito sa bahaging ito ng Pilipinas. Yung galing sa Philippine Sea, sa Pacific Ocean na current ay dito napupunta at dito naman nagsasalubong sa San Bernardino Strait pa-exit dito sa Naranjo Pass. Kaya ganito yung galaw ng tubig. Mas malakas pa daw po yan pag halimbawang low tide. So mas malaki yung ikot ng whirlpool pag halimbawang low tide kasi mas bababa yung level ng tubig, mas malakas yung current na itong tubig dagat. So napakadelikado po niyan, lalong-lalo na sa mga baguhan o hindi eksperto, hindi veterano pagdating sa lugar na to. So itong makikita nating mga bangka, sila po yung mga bangkero na nakatira malapit lang dito sa Kalintaan Island. Kaya alam na alam po nila yung galaw ng tubig, alam po nila kung saan sila dadaan at kung saang parte delikadong dumaan yung mga bangka. Sir, nabanggit nyo kanina, imbis nakatakutan nyo yung lilo, eh ginagamit nyo sila para mas mapadali yung pangingisda. Paano ba? Makikita mo naman yan, makintab yan sa ano sir, kahit napakalalim. Titingnan mo yan sa ano, makintab yan. Kasi iniilawan namin yan, iilaw yan. Pagtingin mo rito sa kabila, dito ka titingin sir, sa ano. Pag alam mo nang medyo marami na, dahan-dahan ka na sasaguan ka sir sa papuntang lilo, dahan-dahan yun. Pag mabilis yung saguan mo sir, may iwan yung isda. Parang aalalayan nyo yung isda papunta yes. sa lilo. Yes sir. Tapos, saan nyo naman sasalukin o lalambatan? Sa mga nasa tatlong dipa, dalawang dipa, habang paubos na siya, halimbawa nakasalo ka na, medyo konti na, palapit ng palapit ka sa pinakamababaw ng parte ng dagat. Saan ba sir banda may pinakamalakas na lilo? Dito sir, sa parte nito, mga lilo na to, sa mga gilid hanggang dun sa kabila, yun yung ano, pag umano ka ng parte doon sa gitna, yun ang malalakas yung ano. Pag halimbawang hinigop ka ng lilo, saan ka mapupunta? Paikot-ikot ka sir, mapupunta ka ng Masbate. Sir, oo, mapupunta ka ng Masbate. So makikita po natin dito sa ating gilid, etong nakakatakot na galaw ng tubig. Ano? Parang hindi po natin maintindihan kung saan papunta yung alon. So napakadelikado pong bumaba sa bangka, maglangoy sa bahaging ito ng tubig dahil nga sa posible tayong hindi makapaglangoy ng maayos o hindi natin makaya yung current sa ilalim ng tubig. Yan, nakita nyo naman. Pero parang hindi tayo sir umaandar. Ano yun? Oo nga kasi yung karin sir. Oo. Yun. Napansin ko dito. Kanina pang tumatakbo yung makina netong bangka. Pero andito pa rin tayo sa harap netong isla.
Yan o, parang hindi tumatakbo itong bangka. Sobrang lakas ng agos. Halos magkatugma lang sa bilis ng bangka yung agos ng tubig dito. So dito ko lang nalaman na sobrang dami pala ng mga atraksyon na pwede nating bisitahin sa bahaging ito ng Matnog. So dito banda nadaanan po natin yung Huwag Lagoon na kung saan may malawak na fish cage at dun pwedeng mag-feeding ng mga isda. Pwede nating pakainin ng tinapay yung mga isda sa loob ng sanctuary at pwede nating kuhanan ng video. Sa kabila naman netong isla, netong Kalintaan Island, dito naman natin makikita yung Subic Beach. Grabe, sa taas pa lang, kitang-kita na natin kung gaano kaganda etong baybayin. Gusto yun lang po nating puntahan etong mga nabanggit nating atraksyon. Pero dahil nga sa dito ko lang din nalaman na kailangan pa lang makipag-coordinate, kailangan munang dumaan ng tourism office ng Matnog para makapasok sa mga nabanggit nating tourist attraction. So sa mga islang nasasakop na itong Sorsogon at Northern Samar, pangkaraniwan na yung mga ganitong rock formation. You know, parang isang kalupaan lang to na hinati dahil nga sa parehong-pareho yung mga rock formation, yung mga white beaches na makikita sa magkabilang bahagi ng Luzon at Visayas. You know, yun yung Subic Beach. Makikita po natin etong isla ng Kalintaan. Ito po yung nagiging pagitan ng dalawang agos na nanggagaling dito sa hilagang bahagi ng Samar o Northern Samar at dito naman sa southern part netong Luzon. Yun no, nandito po tayo sa pagitan netong Visayas at saka Luzon. At yung current na nakikita natin dito ay hindi ganun ka-safe pagdating sa mga bangkero. Grabe. So narating po natin itong lugar na to dahil nga sa yung mga nagdala sa atin na bangkero ay dito daw madalas tumatambay. Pagalimbawang medyo kalmado itong tubig dagat. Pero sa ngayon makikita po natin na habang papalapit na yung hapon, habang palubog na yung araw, mas lumalakas yung current na itong tubig na pumapalibot dito sa isla. Grabe. So, ayon sa mga nabasa nating detalye, itong bahagi daw na to ng Luzon at saka Visayas ang may pinakamalakas na tidal current dito sa Pilipinas. Kaya isa po yan sa mga rason kung bakit nag-interest yung ibang mga nagpo-produce ng kuryente na maglagay ng mga malalaking turbina sa ilalim na itong tubig dagat. So, dahil sa lakas ng agos, kaya nitong mapaikot yung mga malalaking turbina na makapag-produce naman ng malakas na kuryente. At yung kuryente na yon, ayun naman yung gagamitin ng mga islang nasasakop ng Northern Samar. Pag naitayo na o nagawa na itong tidal energy plant, ay ito po yung kauna-unahan sa buong Asia. At dito po yan itatayo o dito po yan gagawin sa ilalim ng katubigan netong Northern Samar. Ano
Ano ba yung nagpapahirap sa inyo sa pangingisda dito sa dagat? Yung hangin, sir. Tapos yung current. Yun, mahirap ang kasa, ano, lalo kung tatangayin ka papunta ron sa malayo. Siyempre, yung dilis, yung isda, eh, dadalhin mo sa mababaw na parte ng dagat para makuha mo sila, masalok mo ng, ano, maayos. Wala bang mga bangka na lumubog dito banda? Kasi marami, sir. Marami. Meron, oo. Hindi ba delikado yung ganyang alon? Oh? Delikado, sir. Pag, lalo pa pag malakas yung ulan, delikado, sir. Hindi mo nakikita yung direksyon ng bangka mo kung saan ka pupunta, madilim, pag madilim. May mga ano? Pagkakataon ba na naabutan kayo ng ganyan? Yes, sir. Oh. Pag halimbawa na ano na, alam namin na uulan, malakas yung hangin, kakaripas na kami niyan pa, ano, sir, uuwi na kami niyan. Kasi delikado, sir, eh. Pag abutan ka rito, walang magre-rescue sa'yo. Maliban sa kakaibang alon o kakaibang agos ng tubig, eh, isa din sa mga napansin natin. Etong pink na corals. Ayan, o. Oh. Wow! So, yung mga ganitong corals, pag alimbawang nadudurog na at nahahalo sa puting buhangin, ay eto po yung nagiging dahilan kung bakit mayroon tayong mga pink beach na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pag nadurog na kasi to at humalo sa white sand, eh, nagmimisto lang pink beach, yung baybayin na napupuntahan netong corals. So first time po nating nakakita ng ganitong buong pink na coral. At eto pala yung dahilan kung bakit may pink beach ang Northern Samar. So marami po yung mga ganitong corals dito sa katubigang sakop ng Luzon at saka Visayas. Sakop pa to, sir, ng Kulasing. Ayan, so balik mainland na po tayo mula doon sa Parola. Ah, eto. Wow! Ayun. So sa apat na kwadra na nandito, eh, punong-puno ng lobster. At tingnan nyo naman, no? Red lobster. Eto naman, yung iba pang uri ng lobster, oh. Yan po yung tao na rin. So, merong ganito at meron din namang ganito. Ano to, sir? Pare-pareho lang ng lasa. Hindi. Etong ganitong klase ng lobster ay eto daw yung pinakamahal o talaga namang may presyo. So, may mga napunta na rin tayong lugar. Halimbawa na lang doon sa Surigao na may mga ganitong lobster. Pero, yung pinagkaiba ng mga lobster na nandito sa Sorsogon, eh, mas malaki. Imagine, yung pinakamalaking lobster nila dito ay umaabot ng halos 4 na kilo. Kung grabe. Talaga namang nasurpresa tayo sa dami ng mga lobster na nandito. So, parte pa po ito ng Kulasi, pero dahil nakabangka tayo na napunta dito, eh, magbangka na rin tayo pabalik doon sa lugar kung saan tayo sumakay kanina. Medyo malapit lang at hindi na tayo dadaan doon sa mga lilo. Wait! Halika. Alam mo ba kung anong trending ngayon na app na kung saan pwede kang kumita habang naglalaro? Ito ang Ace Game. Ito lang yung gagawin mo. Una, magre-register ka muna. Lagay mo yung GCash number mo, password na gusto mo, tapos magsesend sa'yo ng code. After makonfirm, maglalagin ka na. Pag nakalagin ka na, pipila ka ng game kung anong gusto mo. Marami dito. Merong color game, merong toss a coin, mythical animals, pero yung pinakagusto kong laruin dito ay yung mines. Papakita ko lang sa inyo. Okay, 1, 2, di ba? Dalawa na. So, withdraw ka agad natin. Tapos, pag malaki-laki na yung mga kinikita mo, pwede mo siyang i-withdraw. Pwede GCash or Maya. Da-type mo lang yung amount na gusto mong i-withdraw, tapos click mo lang yung withdraw, na-withdraw ka na. Kunting paalala lang, kailangan 18 years old above yung pwede maglaro nito. Para sa mga gusto mag-download ng app, nasa comment section niyo yung link.